ng official po. Pagyan ng official po. December na at huwag ugaling mag-cellphone sa kalsada. Baka may dagdag ka sa mga naging biktima nila. Ayan guys, as-dose na pero marami pa rin tao dito sa kalsada. Ayan ang ating kasama. May naglalakad, may kumakain, ayan, may naglalakad ulit. Then mayroong nag-withdraw sa ATM. So itong mga ganitong oras ay marami na sa ating tulog. Pero dito sa kalsada na to ay yan. Marami pa tayong mga kababayan na nandito. Kaya naman, andito kami sa labas dyan. Lakad-lakad yung kasama ko. So, ayun, yung mga nag-aabang na masasakyan po. Uwe, yun, yung mga tao sa 7-Eleven. Yun, yung mga tao sa 7-Eleven. So, kaya andito kami para magbigay ng police presence and police visibility para maramdaman ng ating mga kababayan ang kanilang kaligtasan sa kalsada. Okay. At pagdating ng launa ng madaling araw ay nag-ground na nga kami at hanggang sa meron kami nakitang gumagamit ng cellphone sa may bandang Pio Campo. Mga cellphone, sabi mo ito cellphone. Nasa ano pa yung talaga sila, sa kalsada kami sa... Ayan. Ayan pa isa, naglabas ng cellphone. Paghinto namin at pagsabi na mag-ingat sila sa paggamit ng cellphone habang nasa kalsada ay naniniwala kami na malaking tulong ito upang mabawasan ang dumadaming biktima ng snatching sa kalsada. Patuloy ang aming pagpapatrol hanggang sa nakarating kami sa may kahabaan ng San Andreas Street hanggang sa meron kaming nasalubong na babae nagse-cellphone habang naglalakad sa daan. Agad namin tinawag ang kanyang pansin upang mapagsabihan at mapaalalahanan na mag-ingat sa paggamit ng cellphone habang naglalakad. Sa cellphone natin, mama. Ingat ka, ah. Parang siya patakot sa atin. Parang sa atin takot, ah. Parang sa amin patakot. Nakakalungkot naman yung ganun, no? Parang sa atin patakot. Pinaalalahanan naman nga, ano? So, ganun lang, basta mga paradahanan sila.